guys, andito na naman si Ate J, ang inyong munting ina. Ay magluluto ako guys ng pritong tilapia. So yan guys, masarap to. Ito ang ulam for today's video ng inyong ina at ang aking mga janakis guys. Bali kasi masarap itong parisa ng toyo na may kamatis at kanamansi. So yan guys, magpiprito na ako and piniprepare ko na po itong ating kawali. Siyempre, dapat bago tayo magprito, dapat ay mainit ang ating mantika at kawali. So yan guys, ito nga pala yung aking ginagawa. Bago ko magprito guys, linalagyan ko na ng konting asin ang mantika kasi para hindi masyadong madikit yung isda. Siyempre, may asin na rin yung isda pero hindi naman ganun kadami. Kasi linalagyan ko rin itong kawali. So yun guys, mayroon ako rito yung tilapia na tama-tama lang sa amin. May hiwa-hiwa siya. At syempre, bali yung sa anak ko yung parte na sa buntot at katawan at atin ng ulo. Pero guys, malaman naman yung bandang ulo ng tilapia kasi malaki naman yung tilapia. So yun guys, naalala ko panganan syempre, kahit may asawa na po, may time na nagtitipid pa rin. Di tulad ng pagtitipid ng bata pa ako kasi naalala ko nung gulong-gulong ng aming pinaghahatian dati. Ito yung part na naaalala ko tuloy pero masaya naman yung time na yun kasi syempre yung pritong isdang gulong-gulong. Pinaghahatian namin tatlo. Noong time na yun, dalawa kami ang patid ko kasi tatlo kami and noong time na naghahati kami ng isda is nanay ko, kapatid ko na laki at ako. Bali yung parte ng ulo sa nanay ko, yung katawan sa akin, at yung bandang buntot sa kapatid ko kasi gusto niya yung buntot. Pero may time na hindi nagkakasya yung ulam ng kapatid ko doon sa kanin. Siyempre, bata yun. Minsan nga natutuwa ako kasi yung sisigaw siya bigla. Nanay, gusto ko pa ng ulam. Diba? Pero ngayon, sa awa ng Diyos, yung part na yun, hindi ko na-apply siya sa pamilya ko kasi kahit tag-iisa kami na isda, manalaki-laki naman. Kaya ayos lang. So yun guys, habang magluluto ng pritong isdang inyong ina, ay check ko naman itong laking nilanabhan. Alam niyo na ang ating buhay sa araw-araw. Ito, linis, luto na ba? Minsan pinagsasabay-sabay natin, kulang na nga lang maging pugita tayo sa dami ng ating mga galamay dahil napagsasamay-sabay natin ang ating mga gawain. Yan nga yung mga talent ng isang ina, yung kayang magsabay-sabay ng gawain. So yun guys, naayos ka na rin itong lamesa at liniligpit na nga aking mga kalat. So guys, ito nga pala yung ginagamit ng kalamat. Favorite ang mga dinakas kaya natin ito yung aming bread. Siyempre guys, ay mag-almusal din tayo. Ito muna ang aking kinain ngayon, almusal with bread. At siyempre guys, sa lugas na pa na rin itong ating gagamitin kalamansi at kamatis dahil ito ay galing pa sa palengke. At siyempre, kailangan natin upugasan dahil lalagay natin ito sa ating wrap. Habang inuluto natin ang ating prito, at ito muna ang aking inasikaso. Kasi guys, lalagay natin ito sa wrap para paglagay natin sa wrap ay malinis na ang ating mga natitirang kalamansi at kamatis. Pero yung kamatis guys, uubusin ko na yata itong hihiwa-hiwain para ilagay sa ating sausawan na toyo. So yun guys, dito ako maghugas. Kailangan natin siyang sobrang dinisan dahil alam mo na, malikabok or madungi pag nasa palengke na dahil po sino-sino mga humahawak ng ating mga napapamilya at kailangan tinisa natin ng sobrang-sobra. So yun guys, baligan to ako magdinis pa ulit-ulit na hinugasan and ayan, tapos na. At syempre titingnan ko na ang aking piniprito sa so, matatapos na to and babalik na rin na natin. Pagluto na yung kabilang pisngi, babalik na rin ko na to guys and para maluto naman ang kabilang pisngi nito. Siyempre, pag naluto yan, edi okay na. Dito lang yata yung madali natin gawin sa ating bahay. Ito ang una kong natutunan kung paano magluto. Siyempre, dahil sa bata pa ako noon, nagluluto-luto na rin ako. Ito yung unang tinuro sa akin na ating nanay ang magprito kasi ito ay madaling gawin lang naman. At yan, tinuro sa akin kung paano yung itsura ng magiging luto na sa base. Kailangan brown na yung isda and ayan, hindi na dumidikit sa kawan. So yun guys, ang sarap-sarap ng aking ulam for today's video and ipiprepare ko na nga yan at tayo kakain na. So yun guys, ito nga, ito na yung aking kalamansi at toyo na may kamatis. So yun guys, silver swan ang aking toyo. Bakit naman silver swan?
Masarap kasi to. Malasa yung Silver Swan. And gusto ko namin to. And syempre may sili dyan para sa gusto magsili. Pero ako never ako magsisili dahil bawal sa akin yan, guys. Pero masarap yan pag may sili sana. Pero yung mga may gusto, kukuha na lang ng sili dyan and magbubukod ng kanila sausawan. So yun guys, ito lang aking homemade na sausawan ng aking piniritong tilapia. So magtitipar na ang inuina at nagugutom na. Then kakain na po tayo. So yun guys, ito na at luto-muluto na talaga siya. Ang bango. Kayo guys, kain din kayo. Kakain ng inang ina and sana magutom kayo. At siya nga pala guys, ganito ako kumain. Siyempre masarap kumain ng nagkakamay. Sino ba relate sa akin dito? Kapag pritong isdang ulam ay mas masarap ang nakakamay. Kasi mas nananamnam natin ang sarap ng ating kinakain guys. And siyempre iwas tayo sa mga tinik-tinik at madali nating makikita. So yun guys, is enjoy ng inyong ina at mabubusog na. And sana'y nabusog ko rin kayo sa papanood ng aking mukbang version. Mukbang ba ito? So yun guys, ayan na ha. Itong unang subo ko ay para sa inyo lahat, sa inyong mga nanunood dyan. And ingat po tayo lagi sa pagkain ng mga fish. Ako tapat akong matinik, naalala ko nun. Ang tagal kong bumalik sa pagkain ng bangus. Siguro ngayon may asawa na lang ko, pero nung bata ako, natinik ako ng bangus guys. At talagang nagka-phobia ako. Talagang may papuskus-kuskus pa ako ng kamay ng pusa kasi sabi ng nanay ko. And yun, sabi matatanggal daw. Talagang tatanggal naman. Kaya lang nagkaroon pa talaga ako ng phobia. Kaya hindi ko na inulit talaga kumain ng bangus. Kaya guys, sana natuwa kayo sa aking munting vlog. At kung bago pa lang sa aking channel, please subscribe my channel and click nyo yung notification bell para maging update ka sa aking mga video. Bye bye, love you all.